Actually, ang isa sa mga reason kung bakit hindi ako madalas mag-Vespa dahil... Mas madalas nyo akong makikitang naka-big bike kahit apat pa ang Vespa ko. Ang reason, bukod sa hindi ako inaantok pag gumagamit ng clutch, mas stable ang feeling ko sa big bike and mas mababa ang seat height ng big bike ko than all of my Vespa, making me feel more comfortable and more confident sa ride. Pero ngayong araw, nahanap ko na ang solusyon para sa short rider like me, standing only 5 feet 2 inches and a half tall. Talagang kailangan pang banggitin yung half inch. Anyway, yung seat height ng big bike ko is approximately 760 millimeters, habang ang Vespa Primavera is 790 millimeters. Malaking bagay sa short rider like me yung 30 millimeters na difference. Actually, ang isa sa mga reason kung bakit hindi ako madalas mag-Vespa dahil natatakot akong madrop yung Vespa. Kasi limited edition yung Vespa ko. And medyo mataas sa akin ang Primavera. Kaya naman, today nandito ako sa Scooter Depot at palalagyan ko siya ng... Tadaan! Lowering kit! So... Na sa ibang mga vlog ko, sinasabi ko naman na yung confidence ko kasi sa pagmumotor. Syempre, mas confident ka magmotor kapag ka nafe-feel mo yung ground. Eh, dito sa Primavera, malapit na akong mag-tiptoe. Actually, higher siya than my big bike. Kaya siguro mas comfortable din talaga ako na nagbi-big bike. Pero syempre, for mobility and para mas magaan dalhin sa kalsada, iba pa rin talaga yung naka-Vespa ka. Kaya naman, today... Ito na ang solution. So, this is a Zelioni lowering kit. And ang SRP niya, ma'am, ay 5'8"? Apo. Yan. So, this is a Zelioni lowering kit. Galagay nila yan dun sa likod, malapit sa shocks. Actually, ito yung older version. And it comes in chrome. And meron din sila yung black. So, pinag-isipan ko kanina kung anong color. Actually, for the Vespa 75th anniversary, pwede itong chrome, pwede rin itong black. But I decided yung black para, if ever, pwede ko rin ito magamit dun sa isa ko pang Vespa. And aside from this, meron silang bagong version. Ito yung kanilang bagong version. Ang hiramin ka lang. Yan. Ito yung bagong lowering kit. Also, Zelioni rin siya. Mas mura yung price niya. It's only 4,000. Malabo ang mata. 4,980. This one is 4,980. And kagaya nung old version, meron siyang chrome and meron ding black. Pero kasi, mas gusto ko pa rin yung old version. Kasi kung makikita nyo, yung difference nila, parang feeling ko mas ano to, matibay kasi meron siya ditong connector unlike this one na separate sila. So, pakabit na natin and let's ride. Yan, kuya, anong gamit mo? Isang tools na pangluwag natin sa pangtanggal ng lower bracket. Okay. Yun lang, tapos puro allen na. O, puro allen na. Allen na po yung bracket. Ito lang gamit niya yung combination, open and close. So, dapat, iba-iba yung sizes na to. So, check niyo na lang kung ano yung size na sukat dun sa tornilyo. 17-13 po yun. Ito daw, size 17. Saan po yung 13? Gamit ko po. Okay, dalawa daw yung gamit niya. Isang size 17 and isang size 13. Yung 13, itong gamit niya ngayon. So, pwede mong adjust yun eh, no? Pero pwede hindi sagad, ano? Yung sa lowering pwede kit. Pwede po. Yan. So, hindi natin papasagad kasi kapag ka sobrang sagad yung lowering tatama kit. Tatama na po yung, ano yun. O, sasayad daw. Sayad. Kaya, not too much. Yan, kung makikita nyo, nakatanggal na. Bilis lang, no? So, siguro mga under 5 minutes niya lang, natanggal niya na agad tong bracket dito. Lang natin. So, ito yung itsura ng lowering kit. Diba? One piece of metal, but it can do wonders. And, thank you. Ito yung sabi ni Angelo, pag dyan daw, pwedeng sumayad na yung, sumayad na po yung scooter, kaya dito lang tayo. Marami ba kuya nagpapaano? Marami rin nagpapa-lower? Lalo na yung mga hindi nila masyadong abot yung ano? Yung lapag, no? Apo. Kasi talaga po mataas po yung Vespa. Mm-hmm. Yan, no? Bilis lang, oh. Ito po yung stop. Tapos na? Apo. Wow! Galing! Thank you so much! Nakabit na yung lowering kit. And save na lang natin tong bracket
for future use kapag katumangkad na tayo. Finally, nakapita natin yung lowering kit na Zelyoni dito sa Scooter Depot. And kung makikita nyo, better na yung footing ko dito. Kasi sa stand na makikita nyo, yung paa ko, halos pwede na akong mag-flat foot doon sa ground. Kaya naman mas confident na tayo ngayon mag-ride sa kalsada. So instead the top box, I decided na roll bag ang ilalagay ko doon sa Vespa 75th. Kasi yung Vespa ni 75th, it comes with a bag. Pero wala kang masyadong malalagay doon sa loob. And circular yung shape niya. So I decided to get this one also from Scooter Depot. And ang cute kasi ang ganda ng design. Ito na yung Moto Nostra na roll bag. And inilis natin dito yung bag ko na circular. Kasi nga wala masyadong malalagay. But with this one, I'm so happy. Yan. Marami na tayong mga malalagay. And ang ganda kasi ng design niya. Kasi napaka-sturdy niya. And marami siya mga pockets. And best of all, meron siya yung combination lock nito. Yan. I'm so happy nakita ko to dito sa Scooter dito. Akin na po. Thank you po. Yan, so marami kasi siyang class. Meron siya dito sa likod. So, dalawa na agad dito. And then sa ilalim, meron rin siyang dalawa pa. So, very secure talaga yung mga class niya. Ngayong unti-unti na natin nabibihisan ng Vespa, mas mapapadalas na rin tayo sa scooter. Tara, ride tayo!